Isang magandang afternoon sa lahat po ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas, and Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po si Jai Ho. Ito na ang hotspot LAVE live na live. Happy, happy Tuesday sa lahat po ng mga viewers natin dyan. Thank you so much dahil kanina pa kayo nag-aabang. Finally, this is it. Really, is it. Makakasama po natin for today's video ang mahal na mahal ninyo. And nagbabalik dito sa Hotspot Live, we have Donnie Pangilinan and Belle Mariano. Don Belle! Hello! Hi, Mama Jai! Sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Mama Jai, I love your energy as usual. Anyway, wow. Guys, okay. Hi, thanks, Jai. Salamat for hosting this interview. Na-miss ka namin. Hello sa lahat na nandito. Happy Tuesday sa ating lahat. And again, thanks for having us. Maraming salamat, Belle, Donnie. Nice to see you virtually ulit. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, kasama ang Don Belle kapamilya, keep on sending your stars dahil siguradong panalong-panalo ang ating episode for today. May dapat kayong abangan na challenge, Memia! Agad-agad, congrats sa inyong dalawa at sa lahat na bumubuo ng His Into Her Season 2. Anong na-feel ninyo nung nailabas ang official trailer at agad-agad ay nag-trending na naman ito? Belle? Well, ma ako, sobrang grateful ako. Because, you know, just by watching the trailer itself and, you know, seeing the product of what we did and hearing their feedbacks, watching and seeing their tweets, sobrang natutuwa ako at na-enjoy nila. And I just can't wait for them to watch Season 2 of His Into Her. And I hope they enjoy. Thanks, ma. Siyempre, na-appreciate namin lahat ng support nila ever since day one. I'm sure a lot of them have been wondering kung ano nga ba yung sinasabi naming theme park, hindi lang roller coaster ng season 2 kasi sobrang, in terms of emotion, sobrang iba rin ang atake namin lahat dito kasi nag-mature ng mga characters, yung mga problema, medyo nagkaroon ng mas marami pa, and I think it showcases like it said in the trailer, it showcases being in love, staying in love, kasi getting to that point that you're in love, falling in love, it's easy, like it said. But staying in love, sometimes that's what's hard, kasi that's where problems come, hurdles. So Dave and Max will go through all that, and it's just a journey. But what I appreciate the most is that it's not just Max and Dave kung saan umiikot ang kwento. Ang dami rin backgrounds ng iba't ibang characters na i-introduce dito that they will have to just look forward to. Speaking of maraming mga bagong characters na naging addition din for HIH Season 2, sino-sino ba yung mga bagong addition na dapat abangan sa cast ng HIH? Well, madami may. Sina Raho, some rice artists, madaming pa. And nakakatuwa about that sa mga bagong cast is some of them, they're really my friends. You know, nakakatuwa that I get to work with them in this project. And ayun, they're really good as in they're portraying their characters very well. Ano pinakita natin yung... Yes, Donnie. Sorry. Then, yes, nakita naman natin yung bagong L ng Season 2, si Mika. Mm-hmm. And then si JC playing M. Yeah, there's a couple. My brother's still there, si Dale. So... it's nice being able to work with new faces as well. Kasi it just means, you know, more members of the family. And learning as well. You know, learning's potential for growth. Kasi a lot of them also first time nila umarte. First time nila just to be part of any series or show. So it's nice to be a part of that. Totoo. Kanina kaya ako napapasok agad-agad. Kasi na-interview ko sa... We Rise Together, yung mga new addition ng HIH Season 2. Tapos parang, if I'm not mistaken, si Raho ba, yung nasa ibang bansa na siya, tapos nung tinawagan siya, bumalik ulit siya ng Philippines kasi gusto niya talagang gawin tong HIH at gusto niya mapasama talaga dito. Tama no, si Raho ba? Yes. Ano siya, he stays in Canada.
I think that time, tapos bumalik talaga siya here to do his into her. Yun. Siyempre yung experience nyo dun sa unang season, magkakasama kayo, maganda yung nabuong friendship. Now na maraming bagong addition, kamusta naman yung experience working with everybody na hindi lang yung original cast yung nakasama nyo, kundi may mga bago pa kayong mga naging ka-barkada? Well, like what Nato said, nakakatuwa kasi, you know, new faces and nakakatuwa na mas lumaki yung pamilya namin dito sa He's Into Her. Sobrang ano, parang from like natututo rin talaga kasi kami sa kanila eh. And ang ganda lang ng dynamics namin. Even with the new cast, ang ganda ng dynamics namin as characters. Because like what I said earlier, they're really portraying their characters very well. Yeah, it's always different naman when there's new faces involved. And you always want to be able to work with them well to gain chemistry right away. And I feel like that happened naman. Kasi syempre sa season 1, we had a lot of time together. But I feel like that kind of helped kasi may family na nabuo. And then when others come, we help each other, like, you know, get in the hang of things, get closer to us. I think I really felt that effort of everyone to make sure na komportable ang lahat. Tsaka yung chemistry parang high school barkada pa rin. May mga bago kayong discoveries sa mga nakasama nyo na dati habang ginagawa nyo itong season 2? Madami. Yeah, marami. Marami, marami, ma. You know, even behind the camera, behind the scenes, you know, just being in one place with them, being in a dorm with them. Bakit? May maraming discoveries tayong, ano na ba, nalaman dun. Yeah, just being in one dorm with, like, let's say si Kauri. Lalabas to sa promo natin eh. Yun, ayun, kasi may mga didi-discover ako na some of them pala, parang gustong-gusto nila yung mga kwarto nila, malilinis, ganyan. Sa shoutout kay Kauri, ganun. Yung kama niya, ililinis niya ng lint roller palagi. So, ayun, madaming discoveries, even behind the camera. Si Donnie, sino naman, or kanino naman siya may mga na-discover? Si Joao, sobrang organized pala. Hindi ko alam yun. Kailangan palaging may kandila sa kwarto nila na maamoy. Oh. Kasi kailangan sobrang linis, mabango. Si ano naman, si... Kelo, may pailaw palagi. Oo, may pailaw. Yung sa background, diba, nagkukumo siya. Kailangan maganda yung background. So, kahit saan sa pumunta, mukhang kwarto niya. Yeah. Kala mo, set up talaga. As in, set up. Pero hindi lang yung action, not just the cast. Streamer. Mm-mm. Not just the cast, even Direk. We learned a lot about Direk also kasi alam mo yun, kunyari, hindi tayo nagtitake or hindi kami nagtitake tapos may time na lunch break or whatever. We all usually talk together and just talk about things that are not even related to his and to her. Mga ganun. So, it was a great bond and hindi pa kami, I don't know if we could say this, hindi pa kami tapos. May counting days pa, mga 4 or 5. We'll see. Kasi may counting scenes pa na kailangan namin kunin. So, ayun. Yun ang dapat abangan. Pero kay Dave at saka kay Max, syempre, diba, sabi nyo kayo na nag-mature na yung mga characters, yung roles nyo, mas marami na yung mga ipapakita na mga pinagdadaanan, yung dala-dala nila, ganyan, oo. Ano yung dapat abangan kay Max? At ano rin yung dapat abangan kay Dave? Like what you said, Mama Jai, yung characters namin madaming pinagdadaanan. Dito, ang mas makikita nyo kay Max is kung kaya niya ba tumanggap ng taong mahal niya despite their flaws. Will you still accept that person despite their red flags, despite their flaws? So yun yung mas madi-discover natin kay Max, yung journey niya. Ikaw ba kaya mo as Belle? Eh, ma, is it called? Pagmamahal pa ba yun kapag hindi mo tanggap yung mga yun? Dapat tanggapin, no? Mm-hmm. Sige na, tatanggapin natin. Ha? Tatanggapin? May pinagdadaanan pa. Charot. Donnie. Honestly, I think ganun din kay Dave kasi marami din siyang makita kay Max na kung kaya niyang i-accept both of them, kasi they wanted this
fast, 'di ba, yung relationship nila. Well, not really fast, but hindi sila magkakilala sa una. So, medyo nangyari lahat lang. Tapos, hindi nila masyadong kilala ang isa't isa. Sobra pa. Alam mo yun? Yeah. Hindi sila childhood friends. Hindi sila best friends. You yeah. know? So, they have a lot to still learn from each other. And I think that's one of the fun things but also challenging things about any relationship is that phase. Kasi hindi mo alam kung gusto mo ba to or paano kung may nalaman ka na hindi pala okay sa'yo. Yung ganun. So that's what Dave and Max will go through. A stage of maturity and more learning from each other. Going through life. Knowing that sila, like they're really together. Yeah. And of course, dun papasok yung mga friends, yung family, lahat, lahat. You'll see all of those. Na makakatulong, no? Kung paano nila malalagpasan. Yeah. Ikaw, Tony, sa tunay na buhay, pag mga ganyang eksena, kaya mo rin tanggapin yung mga sa palagay mong flaws, ganyan. Of course. And I think, honestly, the most important thing is communication. If there's something na ayaw mo sa isang tao or that bothers you, you have to talk about it. And the other person must also be willing to listen. Hindi lang pwede, hindi, ito ako eh, wala na. Alam mo yun? I'm not saying you have to change for a person, but you have to also listen. And if there's something na may mali kang ginagawa na pwedeng ayusin sa sarili mo, why not, diba? For the better, for the better. Yeah. Communication is always the key to everything. At laging makikinig. Noted. Ha, nilista. Noted. Wala ka mag-communication, guys? Meron, oo, kaya ko namang mag-communicate. Oo, okay. Minsan lang may sapak lang talaga na nararamdaman na hindi ko maintindihan ang mga bagay-bagay. Oo, buti na lang. Nagkaroon tayo ng chance na magkwentuhan ngayon Tuesday afternoon at nabuhayan ang aking isipan. Communication. Wow! Naging tagapayo pa pala kayo. Hindi na, tatawag ako sa Elaine. Chika. Pero syempre, anong one word pag dinescribe ninyong dalawa ang His Into Her Season 2? I said this nung global con namin. Was this, isn't this word growth for me? Growth. Yeah. Maturity. Growth and maturity. Parang ano, sinakto ng Panginoon na ano, makachikahan ko kayo ngayon para lahat ng mga magiging sagot nyo, no? Kailangan sa tiyan. Yan ang mga parang sign. Parang tago sa puso mo, ah. Parang, oo. Parang madami kang kakwento sa akin mamaya. Hindi naman. Ikaw din, marami ka nang ikwento sa akin. Pero bago tayo dumako sa caption challenge natin, invite muna natin lahat ng mga nanonood sa atin na panoorin at abangan ang His Into Her Season 2. Go! Yes! Sa lahat ng mga kapamilyas namin, we're inviting you to watch His Into Her Season 2. Naku, marami po kayo matututunan dito and samahan niyo po ang growth ng bawat characters namin. Yes, guys, get ready to go through another adventure with the entire Berkada squad. Kasi sobrang excited na ako na makita ninyo ang, hindi lang roller coaster, pero ang theme park ng buong season 2. Pati ako, excited ako na makita ko yung mga eksena. Kasi grabe po yung, kung sa season 1, basta. Basta dapat abangan. Oo. Yun na yun. Pero dito kaya, ano kaya ang mga maisasagot niyo sa caption and challenge? Magpapakita lang ako ng mga photos ng isa't isa at kailangan niyong bigyan ng caption ng photo na ipapakita. Si Belle ang magka-caption ng mga photos ni Donnie. Si Donnie naman ang magka-caption ng photos ni Belle. Let's start the caption and challenge with our first photo. May timer ba to? Wala naman, oo. Ang hirap, totoo yan, no? Ang hirap mag-caption sa ano, no? Sa mga ipopost. Caption, ito pala yun. Just chillin', ganun. Just chillin'. Perfect. Parang hindi ako nag-chill dun. So, parang sobrang pagod ako nung araw na yun kasi grabe yung hike namin. Next photo, tingnan natin. Ang caption dyan ay just chillin'. Sa susunod, ano naman kaya ang may... Ay, oh, Bonnie. Nag-iisip siya.
brainy ka, nakauna ka mag-isip ng just chillin'. Ang hirap naman. I like airplanes. Di ba, Belle, sa music video to? Uh-oh. I like airplanes. Ayan. Kasi nga, ooh! Tapos ano, ay, di ba ganun si Kara sa ano, Love is Color Night? Ayan. Next or photo. Ay, grabe naman. Wow. Ay, grabe ba itong glasses ko? Huh? Yun yung ano, caption. Yung caption niya? Ay, grabe ba itong glasses ko? Kasi parang ganyan siya pero hindi pa niya alam kung nakikita niya o hindi. Totoo. Correct. Next! Belle, anong caption dyan? Oh my gosh. Wacky face. Hindi ko alam. Kala ko ano sabihin mo, we. Di ba ganun yung mga reaction pag wedding, ah? Nga, no. Pwede, pwede. Next. Tony. Hindi ko alam, nape-pressure ako mag-isip ng caption. Kay Donnie yan eh. Kaya nga, ano yung next photo niya para mahanda ko na? Asa si Donnie? Masyado bang malaki tong sombrero ko? Lagi patanong, no? Kanina, may grado ba ito? Ngayon, kasha ba talaga tong sombrero? Kasha ba talaga ito? Next. Wow. Workout ah. Workout lang. Nagkaklupe eh, no? Thanks, ma. Ang bilis sa'yo lagi, ha? Next. Ako pa rin pala. Ikaw pa rin. Hi! Ayun, hi! Ganyan na ganyan nga mag-caption yan. Kahit sa mga, sa account niya talaga. Minsan nga, wala nang ang caption eh. Picture na lang eh. Alam na alam, ha? Next! Oo, diba? Sa account niya. Ayan. Bakit ako lagi naka-glasses? Ayan yung caption niya. Bakit ako lagi naka-glasses? Oy! Iba din ang ipagtulungan. Next! One more yan, ha? Oo. Sobrang bagit. Kahapon lang yan, eh. Uy! Ayun! Kahapon lang to. Nilalaro niyo yung caption ni Challenge, ha? Replay time nyo, ha? Mag-iisip din tayo minsan, ha? Next. Oo. Si Tali ba to? Ba't dito si Tali? No. Peace, yo. Pa-cute lang pag may time. Oh. Ay, nako. In fairness, naitawid natin ang caption at challenge na yan. Thank you so much, Donnie, Belle, sa inyong pag-game game na game. Sabi ni Belle, ah, talaga, pakip-pakip lang pag may time. Paano yung ganyan? Oh, pagka-caption, emoji lang yan. Totoo. At saka minsan nga, baka nga peace sign lang na emoji. As in, pag ano talaga, kapag dating sa caption, kapag wala akong maiisip, guys, ito, re-reveal ko na. Emoji po ginagamit ko. Think re-enact mo. Minsan nga, madalas wala pang caption na K.
Jai i-re-enact daw niya yung last photo. At paano daw yung last photo, Bel? I-post mo naman. Pag-inan mo naman. Ito! Ano ba? Kaya ano na, wala daw ganong laro. Sige, thank you so much sa inyong dalawa, sa pakipagtawanan, pakipagpulitan. May mga upcoming ganaps ba na pwedeng i-invite natin ng mga kapamilya natin? At syempre, again, he's into her season 2. Go, guys! Yes, yes, yes! Of course, abangan niyo po ang He's Into Her. Nako, I'm very excited na mapanood niyo po ito. Sana ma-enjoy niyo. After 2 months, mapapanood niyo na po ang He's Into Her Season 2. And I just can't wait for you guys to enjoy the journey of each and every character there. Yes, guys. Ayun na po. Ito na po ang hinihintay natin ng sobrang tagal. Hindi naman actually sobrang tagal. Pero kaming cast, actually, ever since day one ng season one, yun yung mga tanong namin eh. Magkakaroon ba tayo ng season two? And ito na nga tayo, from the Benison Ball, nung in-announce nila Tita Cory na may season two, the moment that we saw the trailer, grabe po, maraming salamat sa lahat ng support. We can't wait for you to see the entire season, everything we've worked hard for. But you know, this is all just us giving back to you sa lahat ng support na binigay niyo sa amin. Siyempre, abangan nyo rin yung mga upcoming promos namin. I'm sure marami yan for this season. And yeah, we love you guys and we are excited as you guys are. Maraming salamat. Maraming salamat, Donnie and Belle, sa pagsama sa ating mga kapamilya ngayong araw ng Tuesday sa Hotspot LAV Live na Live. Kapamilya, magkita-kita po ulit tayo hanggang sa susunod na episode every Tuesday and Thursday sa facebook.com/ABS-CBN Network. And also, kapamilya, nasa podcast na din nga po tayo. Mapapakinggan ang Hotspot the Podcast on Spotify, Apple Podcast at sa iba pang podcast sa streaming platforms. Kasama si Bel Mariano, Donnie Pangilinan, ako po nag-iisang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. Bye, kapamilya!